Hello guys! Nakakaloka! For today, isi-share ko lang sa inyo yung mga bills na binabayaran ko dito or kung magkano yung cost of living ko dito per month dito sa Amerika since medyo stable na at nakapag-adjust-adjust na ng konti. So, maisi-share ko na sa inyo kung magkano yung monthly bills ko dito or kung magkano yung binabayaran ko monthly na napupunta lang sa bills. Okay? So, let's start muna sa pinakamahal. Pinakamahal na binabayaran ko dito ay yung house rent. Yung rent sa apartment. So, ang rent sa apartment, guys, nakadepende ito sa state, nakadepende sa location mo, nakadepende sa kung gaano kagara yung apartment na kukunin mo dito sa Amerika. Dito sa location ko, nandito ako ngayon sa Dayton, Ohio. Technically, I'm living in catering pero malapit na yun sa Dayton. So, I'm working in Dayton, Ohio, which is the Catering Health Dayton. So, hindi ako tumira doon kasi it's really dangerous na tumira malapit sa downtown or sa downtown mismo. So, maraming much cheaper, which is around $500 for a one-bedroom apartment. Pero mas pinili kong manirahan dito sa catering, which is ito na yung pinaka-safe for me and pinaka, at least malapit-lapit papuntang Grandview Medical Center or Catering Health Dayton kung saan ako nag-work. Imbes naman na tumira ako sa Miamisburg, madodoble. Okay, Miamisburg, Ohio, mas doble yung layo nun compare sa kung titira ko dito. So, ang binabayaran ko for my apartment is just $850 for a one-bedroom apartment. Meron na siyang this is a one bedroom, one bath, and medyo okay na yung sala, at meron ding kitchen na okay yung ano niya, yung may mga appliances na, may kasama ng refrigerator or wrap, meron ng kasamang oven, meron ding kasamang microwave. Tapos medyo malinis at bagong pintas siya. So ang binabayaran ko for my apartment is around $850. So, punta tayo sa mga amenities or yung mga freebies na kalakip doon. Free na yung water, free na yung sewage and trash doon sa $850. So, punta tayo sa $50 yung binabayaran ko naman sa internet. Okay? Though, meron akong cellphone na merong free unlimited data, pero iba pa rin yung wifi. So, nag-add ako ng $50 na Spectrum internet wifi dito, which cost me around $50. So, nasa na tayo? $900 na nakakaloko! Okay. Meron pa tayong meron pa akong binabayaran dito na like wait lang guys, may tumatawag, sagutin ko lang to. Okay, and then I'll get back to you. Okay, balikan ko kayo, nakakaloka. Tumawag yung ano ko. My god, I have a good news, but anyway, available daw yung parts ng car ko. Well, anyway, long story, yung ikukwento ko na lang sa ibang vlog yung nangyari doon. Anyway, let's proceed. So, yung $850 na pupunta lang sa apartment ko, yung $50 sa internet or wifi. Okay? Another bill na binabayaran ko, yung pinaka-second highest is the car. It's very expensive. Since this is a brand new car, I choose the Mazda CX-30. I got yung pinaka-lowest interest rate because merong credit union yung aking employer or yung health network na pinagtatrabahuhan ko.
So we got very low APR, so which is very good for me. So ang binabayaran ko ngayon for car monthly is $570. So hindi pa kasama doon yung, of course, yung insurance. Kukuha ka ng insurance, 'di ba? So okay. Insurance. So yun. Yun yung binabayaran ko. 570. So, let's see. Another na pinagkakagagastosan ko dito, of course, kumakain ako. Syempre. 'Di ba? Kumakain tayo. Ang budget ko for grocery is around $150 to $200. So, sobra-sobra na yon for a one person like me. Hindi ko alam kung magkano yung budget ng mga tao dito. If they're a family of four, if they're a family of three, I don't know. But in my case, $150 to $200 is enough to suffice my needs. Diba? Para para makalamon tayo ng bonggang-bongga. So, $150 to $200 for me is enough na yon for para makakain ako ng wasto. So, punta naman tayo sa car gas. In terms of car gas, right now kasi hindi ako magala and pumupunta lang ako sa work at saka sa mga places na kailangan kong puntahan like grocery store, if merong gala with friends, hindi naman madalas. So, medyo hindi naman ako magala kung saan-saan. So, ang budget ko lang for car gas is around $50 to $75. Yung $75 na ito per month, max out na to, guys. As in, max out na. Nakakaloka! Okay. Next naman is yung car insurance. Of course, yung car insurance, nakakaloka. Since new driver ako dito, ang binabayaran ko for the car insurance, I have ano to? Anong car insurance ba yung na-try ko before? I forgot agad-agad. Pero I'm with State Farm right now. I'm paying $140. So, meron akong insurance before, which is mas mahal siya before kasi temporary permit lang ang hawak ko. So, wala pa akong driver's license dito. So, mas mahal. I think I'm paying $190 or $200 for that nung nakatemp ako. Pero after mabigyan ako ng permanent license, lumipat ako ng ibang insurance company because ayaw nilang babaen eh kasi maski meron na akong permanent license. So, lumipat ako ng ibang insurance which is State Farm and then dinown nila to $140. So, meron din akong binabayarang internet. I mean, yung internet charges ko sa phone but unlimited call and data na rin yon. So, it's under my employer business account, kaya mas mura siya. So I'm only paying $20, which is T-Mobile. So another thing na pinagkakagastusan ko dito is my gym. Pumunta ako ng gym para mag-watch ng mga lalaki. Charit! Masasarap na apam. Charit! $24 yung gym membership. Meron pang mas, I think, mas tipid. Like, pag nagpo-promo yung Planet Fitness ba yun? Or Planet something? It's just $10 sometimes. So, yun. Pero ito, mas gusto kasi yung gym dito eh. $50. I mean, $24 lang siya, pero okay siya. So, meron pa ako ditong $50. Nakalimutan ko kung para saan itong $50. Another $50. So, i-calculate natin kung magkano lahat yung binabayaran ko dito, guys. So, $850 per house, $50 for internet Wi-Fi, $570 for yung car, $100, gawin na natin $200 yung ano. Kunyari, sobra ako lumamon. Charis. $200 yung sa grocery,
75 doon sa gas, $20 doon sa internet, pero usually kasi ang binabayaran mo dito pag kukuha ka ng phone, hindi siya $20. Yung phone ko, binili ko to cash. So ito under catering business account, so mas mura. Pero pag kukuha ka ng plan, usually around $80 to $100 yung bill mo. So $20 plus $24 fitness, $140 na insurance. So ang total ko is $1,929 monthly. Nakakaloka! Ang mahal mabuhay dito sa Amerika, dai. Nakakaloka. I-ano natin sa peso. Tingnan natin kung magkano. 106,000 pesos ang kinakailangan ko para mabuhay dito sa Amerika. Nakakaloka! Almost $2,000 na, guys. OMG. So, kahit kumikita kami ng limpak-limpak na salapi dito, hindi naman for, kumikita kami ng sobra-sobra, hindi naman ibig sabihin na pupunta yun lahat sa bulsa namin. Nagbabayad din kami ng bills dito, nagbabayad ng car insurance, minabayaran namin yung car. Hindi naman sa nagpapasosyal kami dito na, kailangan ko talagang mag-car, nakakaloka. Hindi. Kailangan mo ang car, especially kapag hindi ka nasa syudad. Like, walang public transportation dito, guys. So, kailangan mo ng car. Hindi ito kasosyalan or kaartihan. So, $2,000. Max na yun, guys, na pagbabayad ko din. Nakakaloka! Iba pa yung mga side monthly na to, guys, sa $2,000. So, abangan nyo sa next video ko kung meron ba akong naiipon. Kung magkano ba yung naninet ko dito, guys. Kasi, sweldo reveals na tayo next. I-reveal ko sa inyo kung magkano yung sinasahod ko dito or naninet ko per month nang walang OT. Okay? So, i-explain ko sa inyo, guys, kung ano yung mga benefits na nare-receive ko, kung magkano yung mga deductions sa next vlog na yun. Kaya abangan nyo yan. Babush yun na, mga girl, at may lakad pa ako. Babush!